Ang sabi niya, I say to the human rights, I don't give a shit with you. My order is still the same because I am angry. Saan ka angry? Ha? Mga kaibigan, bakit doon sa mga drug lord hindi siya angry? Friendly. Mga kaibigan. Oh, mga di ba? Yung mga drug lord ba nahuli rito? Ni isang drug lord wala na dampot dito eh, patayin pa. Oh, mga kaibigan. Kaya sabi nung asawa nung si ano, mabilog ba 'yon? Tigilan mo na 'yan. Ha? Kumita na 'yan. Wala ka namang napatunayan. Oh. Tigilan mo na pakikialam sa pamilya namin, sabi nung ano nung asawa ni Mabilog. At ang umpisahan mo ang pakialaman, yun sa'yo. Oh, yan po eh, mga kaibigan. Eh dito maliwanag na hindi siya kumikilala ng batas. Yung human rights, batas yan. May batas yan sa buong mundo. Sa mga bansa nakasapi ng United Nations. Yan po ikwan eh. Kasunduan yan eh. Agreement yan eh. Katunayan, noong likhain itong constitution natin ngayon na umiiral, itong 1987 constitution, napasama dyan yung pagtatatag ng Commission on Human Rights. Hindi ho ba? Ha, mga kaibigan, yun ang dahilan. Yung para merong magbabantay. Ha? Hindi naman natin sinasabi na dapat patayin nyo yung pulis. Ha? Hindi ho ganon. Ang sinasabi, kailangan i-observe ang lahat ng procedure bago mo isagawa yung pagpatay. Di ba? Kung talagang lumaban, o yun. E di tsaka papatayin yun. E kitang-kita naman ninyo yan doon sa kaso nung lumabag lang sa protocol, di ba? Na dating military, retired military na sinita sa Quezon City po yan, nangyari. Mga kaibigan, di ba? Wala naman palang baril. Ayon mismo sa investigasyong isinagawa ng National Bureau of Investigation. Ano pa ba sinabi niya? For me, I don't care about human rights. Ito, I will assume full legal responsibility. Siya daw ang mananagot, yun ang ibig sabihin. Wala raw siyang pakialam, ha? Tungkol dyan sa human rights. At itong mga paglabag na ito sa karapatang pantao, eh siya raw ang bahalang managot. I will face those human rights, not you. At tinutukoy niya yung mga enforcers, ha? As far as you can go in accordance of the law, if you the suspect that you might be in danger, just kill them. Mga kaibigan, alam nyo, ang parang napakinggan ko kanina sa kanyang talumpati, itong sinasabi niya na ala akong pakialam dyan sa human rights, at ako mananagot, ha? I will assume full legal responsibility. Huwag kayong matakot, yun ang ibig sabihin niya. Kayo mabahala, sagot ko kayo, akin yan. Di ba, yun ang sabi? Sagot ko kayo, akin yan. Oh, mga kaibigan, kasi daw, siya lang din naman ang haharap. Hindi naman daw ito mga polis. Ha, tungkol sa mga demanda, sa reklamo, tinutukoy niya siguro yung sa United sa International Criminal Court. Mga kaibigan, o siyang haharap,
Eh, doon kayo nagkakamali. Niloloko kayo niyan. Bakit? Hindi nyo alam, lahat ng mga nangyari ditong patayan, mga kaibigan, hindi naman gago yung mga yan, especially ngayon. Sa panahon natin ngayon, eh masyado nang maunlad ang information technology. Kahit nga hindi hango sa balita, yung mga mainstream media, ang ulat, kapag ka nakita ng mga ano, ng mga nagsusuri yan, ang isang pangyayari, ang isang krimen, dinodokumento yan. Sa pamamagitan ng social media, di ba, lumalabas. Hindi ba may mga instance ng Barilan, halimbawa, yung nangyari dyan sa, ano, sa Cavite. Yung ulat na lumabas sa mainstream media, eh ano yun eh? Kinuha yun sa mga post, ha? Sa mga in-upload na video. Ganyan, sa karaniwang pangyayari, yung mga ina-upload sa social media, ha, na mga video, mga kaibigan. Pagkatapos, ibabalita, tsaka napapabalita sa media. Pero ang mga footage, galing sa social media, in-upload ng mga mamamayan. Oh, hindi naman lahat ng ina-upload dyan, totoo. Di ba? O kaya, merong ano, merong basihan. Oh, yung pagbabalita talaga nangyari. Halimbawa, yung pinatay yung police, yung highway patrol group, di ba? Nung kanilang sinita na nakasakay sa SUV, na ang balita, wala nang kasunod yun, ha? Wala nang follow-up na nangyari doon. Yung namaril, asawa ng isang Navy officer, mga kaibigan. Babae yung Navy officer. At ayon sa report, itong lalaking namaril, meron na mga previous na ganyang, na-involve sa ganyang, sa kamuka, katulad, ha, na pangyayari. Oh, mga kaibigan. So, hindi totoo ang sinasabi ni Presidente Digongyo na siya lang mananagot. Kakamali kayo doon kung kayo maniniwala. Kasi po, dinodocument siya. Ang katunayan, merong batas na inihain nga, di ba, panukalang batas sa Kamara ng Estados Unidos na ititigil na ng Amerikano, ng bansang Amerika, ang pagtulong, financial na pagtulong at iba pang pagtulong sa mga sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police kapag hindi napanagot yung mga may kinalaman, ha, sa paglabag sa karapatang pantao. O di ibig sabihin, dinodocument kayo, mahina ba ang sentido komun nyo? Nakadokumento lahat siya simula nung ilunsad yung drug war na yan. Hanggang ngayon nga, hindi mailabas-labas ng Department of Justice, kamakailan, in-announce nila. Hanggang ngayon, wala pa eh. Mga kaibigan, yung kanilang report, ha, tungkol sa mga human rights violation na may kinalaman sa kampanya laban sa illegal na droga, mga kaibigan. Eh, kasi po, tayo, kung tutusin ninyo, may mga natatawa minsan dun sa ating iminumungkahi dapat na gawin eh, sa droga. Dahil yun lang naman talaga ang nakikita nating solusyon para maiwasan mo yung human rights violation. Ha? At saka wala nang magtuturoan kasi pag sinabi mong ito, nanlaban ito eh, hindi pinaniniwalaan yan. Yang nanlaban, karaniwan na ngayon, hindi na pinapaniwalaan, mga kaibigan. So,
Ang maiipit dito yung pulis, kahit sabihin mo na totoo na nanlaban pa ang isang suspect, pero dahil sa sira na ang credibility nung kampanyang yan, yung madugong kampanyang yan, eh hindi na pinapaniwalaan. Hindi ba? Yung na ang isang tao, ang isang suspect, eh talagang nanlaban. Ibig sabihin eh, wala nang kredibilidad. Ha? Yung kampanya per se, eh wala nang kredibilidad. Ngayon, itong kampanyang ito, wala ngang nahuli ni isang malalaking drug trafficker. Ang pinapatay dito, yung mga kwan, walang kakayahang magreklamo, walang kakayahang magtanggol sa kanilang sarili. Oh, mga kaibigan. Eh, ngayon, tayo mimong kahi eh, bagamat nakakatawa, na talagang susugpo sa droga. Pero, ayaw nilang gawin. Ngayon, ha, tignan ninyo, Quezon sinunog daw, gumawa sila ng seremonya, ha, na sinira. Ewan ko pa paano sinira. Kung sinunog ba yan? Yung mga droga na yan? Hindi natin alam eh. Hindi naman binabanggit kung paano sinira yung droga eh. Ha? Ang halaga raw nito eh, more than 7 billion. Kayo ba maniniwala na sinisira lang nila yung droga? Ha? Wala rin akong naniniwala dyan. Lalo na, nabisto na yung mga ninja cap. Alaga rin pala ng mga nakapwesto. Ha? Sa na mga otoridad. Alaga rin pala sila. Eh kaya nga nakasuhan si Albayalde. Pero ano nangyari? Absuelto rin eh. Mga kaibigan. So ngayon, ang karaniwang reklamo ng mga namamatayan, yung pamilya ng mga namamatayan sa drug war na yan, eh tumigil na huwaan niya yan eh. Hindi mo rin alam kung nagsisinungaling yon, ha, nagpapalusot lang yon, o totoo ang sinasabi noon. Kasi nga, tainted na eh. Mansyado na yung kampanya, na baboy na. Yun ang katotohanan. Kaya ayaw nang paniwalaan ng tao. Hindi naman iniwala tao dyan. Ngayon, di ba ang pinakatamang solusyon dyan, sa anumang problema, iisip ka dapat ng pinakamainam na solusyon, ha, para sa problema. Di ba yun ang pinakamainam? Lalo na, dito may mga namamatay na... Meron nga, musmus pa, namamatay eh, bata. Oh. Eh di ba ang pinakamaganda niyan eh, pati yung mga pagsunog sa droga, doubtful na yan eh. Kasi nga, meron ng ninja cups, nire-recycle yung mga droga. Oh, eh, ano ba talagang tamang solusyon? Maiiwasan mo yung krimen, yung committed by the authorities. Ha? Ng mga men in uniform. O, maiwasan lahat yan. Pati yung mga nagpapanggap na nagbagong buhay na ho yan eh. Doon magkakaalaman ng totoo eh. Doon sa solusyon na matagal na natin sinasabi. Hindi naman kailangan, ang daming krimen dito sa Pilipinas. Eh yan lang corruption eh. Mas malaking krimen niya kung tutusin nyo eh. Hindi ba? Kaya nga may droga, may corruption eh. Maniniwala ba kayong may droga, walang corruption? Ay, katarantaduhan yun. Mga kaibigan, maraming sangkot dyan. Oh, ngayon, ano ba talaga ang nakita natin at naisip lang nating pwedeng maging solusyon dyan sa droga? Eh, simple lang eh. Lalagyan mo lang ng lason lahat yung droga na yan na nasamsam ng otoridad eh. Pag yan, binuhusan mo ng lason yan, lagyan mo ng cyanide dyan. Oh. Sino magre-recycle yan?
pag ni-recycle yan, malalaman mo, may nag-recycle. Huling-huli ka agad. Bakit? Kasi yung makakagamit niyan, mamamatay. Oh, pagka yan, inotopsi yan, malalaman eh, ang cause of death niya, nalason yan eh. Ha? Sa paggamit ng droga. Hindi ba? Oh, ngayon, yung mga dati kinakatwiran, yan ho, nagbagong buhay na. Tumigil na ho sa pagdodroga yan. Oh, eh namatay, nalason sa droga, pwede ba sila magreklamo ngayon? Ha? Sino'y rireklamo ngayon nila? Oh, eh kaya namatay yan, nagdroga eh. Eh yung droga, may lason yun eh. Oh, hindi ba? Ngayon, itong mga namatay yan, siyempre alamin nila kanino ba bumibili ng droga ito. Iwalang yun eh, iwalang yang yun. Eh yun ang dahilan, ba't namatay ito eh? May lason pala yung binibentang droga niya, patay ngayon to. Oh, hahantingin nila yun. Magtatago yun, sila-sila magpapatayan. Hindi na kailangang ang polis, di ba? Ang polis, iuukol na lang yung kanilang atensyon sa ano ho, sa ibang krimen, yung mas ma- yung patayan, yan. O, di imbestigahan nyo yung patayan. O, ibang krimen na yung patayan eh. Halimbawa, napatay nung, ano, nung, napatay yung nagbenta ng droga. O, eh, pumatay siya, di parusahan nyo yung pumatay. Di ba? Ibang krimen na yun eh. O, ngayon, bakit hindi nila ginagawa? Kasi pinagkakapirahan nila yan eh. Yan droga. O, kayo mag-isip kung hindi totoo yung sinasabi ko. Na isa na lang ang solusyong natitira dyan eh, sa droga, lagyan mo ng lason. Eh, bakit hindi nila magawa yun? Kasi nga, pinag-iinteresan nilang pagkakitaan. Ha, yung droga. O, halimbawa, ha, napabalita yan, namamatay. Eh, kahit wag mo ibenta yan, itawagin mo yung mga nagbebenta ng droga. Kahit yung mga addict lang, o, pamigay mo, gusto mo bang, ayon pa ba tumigil sa droga? O, sige, yan o. Sa'yo na yan. Di mamamatay yan. Ha? Yung gagamit niya, patay lahat. Ha? Mapapabalita ngayon, may laso na yung droga rito sa Pilipinas. Yung ngayon mga nagpapasok ng droga dito sa Pilipinas, eh, siyempre, pagka marami nang namatay dyan sa droga, marami nang hindi bibili niyan. Ha? Titigil ng kusa yan, yung adik. Ba't pa ako bibili niyan eh? May laso na yan, kahit bigyan mo ako niyan, hindi na ako gagamit niyan. Delikado yan eh, kasi nilalaso na ng otoridad ang droga. Hindi ba yun ang solusyon? O ngayon, pagka wala nang bumibili, siyempre, yung nagpapakalat dito ng droga, yung nagpapasok dito ng droga, eh hindi na rin ho yan magdadala rito. Ano yan? Dadalhin para lasunin yung droga. Tapos matatambak lang yung droga na puro may lason. Oh, may ipon lang dito. Eh kaya nga nila binibenta yan, pinapasok dito para pagkapirahan eh. At hindi na pagkakapirahan yan, ultimo mga pulis. Yung mga ninja cops, wala nang negosyo yan. Mawawala na negosyo nila pag yan ang nangyari. Pag yan ang ginawang solusyon. Yan ang tunay na solusyon. Oh, bakit hindi ho ginagawa? Sa palagay ninyo, your guess is as good as mine. Sabi nga sa English. Hindi ba? Oh, mga kaibigan, ito, isipin mo, kahit ibigay mo na lang eh. Nahuli mo. Oh. Gusto mo, parusahan mo yung nahulihan mo ng maraming droga. Ito mga utos-utosan lang, pabayan mo na yan. Kasi kusang titigil na yan eh. Ano ba ang intensyon ninyo sa pagsugpo sa droga? Eh hindi naman talagang para bigyan ng pagkakataon yung mga tao na magkaroon ng panibagong buhay eh. Kitang-kita naman ninyo eh.
Ito lang sinasabi na yan eh. Basta adi ka, papatayin ka na eh. Yan ang katumbas niyan eh. Kasi ina-assume na niya, binibigyan na niya ng binibigyan na niya ng krimen yung mga tao na wala pa naman. Basta daw adik, may baril. Hindi man totoo yun eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Iyan, kahit na hindi mo na hulihin yan. Ang hulihin nyo yung mga malalaking magnanakaw. Hindi nila mahuli. Bakit? Pinagkakapirahan eh. Hindi ba? Yun lamang nagnakaw ng pera sa Bangladesh. Ang dami nagkapera dyan. Ultimo mga senador nagkapera dyan. Isipin mo, perang ninakaw. Oh, edi sanay na talaga itong mga pagnanakaw talaga, pakain itong mga mambabatas na ito. Di ba? Oh, wala nakulong doon. Ang nakulong doon, ha? Ang naipit doon, yung babaeng manager, branch manager lang ng bangko. Ha? Hindi man siya nagnakaw. Yung nagnakaw, napakalakas ngayon sa administrasyon. Ha? Nagpapatakbo ng pogo dito sa Pilipinas. Oh, yung mastermind na itinuro, ha, sa imbestigasyong isinagawa ng Senado at mismo mga senador, ha, eh tahasan. Dinakila nila yung magnanakaw. Ha? Dahil nagsoli daw ng nagsoli, magkano lang yung sinoli? $81 million yun eh. Sinoli, $20 million. Kanino napunta yung iba? Ha? Mga kaibigan. Eh paano? Ang mga abogado, senador din. Wala, puro magnanakaw eh. Mga kaibigan eh. Isipin mo, alam na alam nila yung pera ninakaw. Oh, kaya maraming kasi nung imbestigahan yan, malapit na eleksyon eh. Oh, di ba? Yan sila Gordo, no? Ang gaganda ng sinabi, labang kay Kim Wong. Eh, yan si Kim Wong, matatandaan ninyo eh. Nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nasangkot siya sa droga, di ba? Inimbestigahan din ng Senado. Mga kaibigan, oh, may nangyari ba? Wala eh. Kasi ang mga malalaking kriminal dito, protektado ng mga nasa batas, tagapagpatupad ng batas at ng matataas na opisyal ng pamahalaan mismo. Eh ayon mismo sa United Nations, di ba, na rampant yung ano, yung planting of evidence ng mga pulis. O, ibig sabihin, pati yung droga, eh, planted lang yun. At dito, maraming nangyari na isinabay dyan sa kampanyang yan, pati yung mga kasabwat ng mga pulis para hindi na ho makapagturo, di ba? Kung sino sa mga otoridad ang sangkot sa illegal na droga. Mga kaibigan, ayon mismo yan, lahat natuklasan yan ng, sa isinagawang pagtutok ng United Nations. Ha? At lumabas yung mga report na yan. At itong sinasabi niya, bangalan itong mga pulis na tanga, eh totoo yung sinasabi ni Presidente Digong nyo sa kanila. Ha? Eh, hindi totoo yun na siya mag-a-assume ng full responsibility. Walang ganun sa batas, mga kaibigan. Maging sa batas ng tao, sa batas ng Diyos. Ha? Pareho lang na kung sino nagkasala, mananagot ka. Di ba? Sa batas. Hindi totoo yun. Lalo na hindi naman Pilipinas ang pagmumula ng mga dossier laban sa inyo, kumpleto, detalyadong report. Kundi ang mga bansa rin, di ba? Na sumusubaybay sa mga nangyayari dito sa Pilipinas, specifically, ha, pagdating sa paglabag
sa karapatang pantao. Hindi totoo yan. Siya, pananagutan niya lahat. Hindi ho, totoo yan. E di, convicted ka kagad. Di ba? Eh, inamin mo na eh. Ako lahat ang may responsibilidad eh. Oh, di ba? Wala yan. Puro salita lang ang sinasabi lahat niya si Presidente Digong nyo. Hindi totoo yan. Bukong-buko na yan eh. Walang napatunayan yan eh. Puro dakdak yan. Mga ang hilig magkwento, paulit-ulit naman. Para sirang plaka. Si Kapersi Lapid, umabanan. Lapid Fire. Itong bastos, walang modo. Ha? Sipin mo, nag-aaral ka sa ano, mga prestigious na paaralan, di ba? Ang mahal ng tuition dyan. Pagkatapos, yan ang pinakikita mo. Dapat expel dyan. Di ba? Katulad yung isa, yung bata ro sa Ateneo, di ba? Na nambugbog ng nambubuli ng mga kaklase. Ngayon, eto, sa kanyang paghingi ng paumanhin nitong hayop na ito, ha? Eh, sabi nitong si Apelido, isipin mo, marunong pa mag-English, oh. English pa, eh. Samantalang si, sino ba ito? Si Pialago, ha? Kwan daw, yung hinimatay, eh, passed away, ha? She passed away. Yung isa naman, si Mocha Uso, nagkalat din doon sa ano, di ba? Sa hearing sa Senado, nag-English pa kasi. Pwede naman Tagalog eh. Eh, nagagandahan sila sa English. At ang nakakahiya, ako, naawa ko sa English eh. Ginagamit sa kawalang yan eh. Di ba? Parang di sila maintindihan. Oh. I realized the value of being extra tactful. Oh, napagtanto niya raw na yung kahalagahan na ikaw eh sobrang ano ba yung tactful na yun? Parang ano ka? Tactless, di ba? Taklesa. And prudent in everything that I do and of safeguarding my social media account. Ba? Sinisi pa. Kunyari ito, palusot ito eh. Eh, para palitawin niya, hindi siya may gawa. Siyempre, eh, tinuruan na yan ng magulang, di ba? Sabihin, eh, gago ka palang, hayop ka eh. Ganito gawin mo, parang di ka sumabit na hinduropot ka, ha? Sabit ka dyan sa ginawa mo eh. Oh, baka kumonsulta pa ito sa abogado eh. Di ba? Kasi pinutakti siya. Ha? Ng mga netizen, ha? At mismong eskwelahan niya, dinidenounce siya, mga kaibigan. Eh wala ka ng puwang para mag-aral pa ron. Di ba? Dapat yan eh, gamiting example din eh, ng mga paaralan eh, pagka walang modo yung kanilang mga estudyante. Di ba? Palayasin, expelled nila. Di ba? Oh. At yung ibang eskwela, pagka ganyan ang mga kasalanan nito, ba eh, pati tayo dito, pwedeng gawa ng masama nitong hayop na ito, di ba? Eh, ito eh, walang pakundangan eh. Ha? Ni hindi isinaalang-alang na yung binababoy niya, Vice President, second highest official of the land. Oh. Ayan, I am a son. Ano ka? Son of ano ka? Ha? Mga kaibigan, sipin mo. Eh, parang kang ano ah, hindi ka naiya sa nanay mo. Nasabi mo yun. Di ba? Oh, I am a son of my B. to my mother and a brother to my sisters. And I understand the vice president could have felt when the post went viral, and for that, I am deeply sorry. Just like that.
Sorry lang? Hayop ka. Hindi sorry lang yan. Ha? Masahol pa sa libel yung ginawa mo eh. Di ba? Sino kang tarantado ka para sabihin mo yan sa vice presidente? Bakit? Nakita mo ba? Ha? Paano mo nalaman kulang? Kay kulang yan, kay sobra, nandun ka ba? Ha? Kasama ka ba niyang natutulog sa bahay? Para malaman mo lahat ng ginagawa ng isang tao? Gago! Oh. I'm hoping that I can still be afforded the presumption of innocence until proven guilty. Gago! Facebook account mo yan. Ikaw ang responsible dyan. Ha? Sabi ko nga, parang baril yan eh. O ano yan, pinagagamit mo yung baril mo. Eh kung hindi mo na naisip, gago ka, 21 anyos ka nang hayop ka. Ha? Hindi mo pa naisip na pwedeng gamitin sa masama yan. Hindi ba? Kaya nakita ninyo tayo, ano kinakampanya natin? Pag may mga bastos, gusto lang makipagdebate, bay huwag kayo doon sa Facebook account ko. Makipagdebate. Di ba? Pumunta kayo doon sa Quiapo. Maghanap kayo ng nagdidebate roon sa Plaza Miranda. Doon ka makipagdebate. Eh palibasa, nawala na yata yung debatehan doon eh. Sa Luneta, meron din dati niyan. Doon sa may malapit sa skating. Ha? Lahat ng klaseng debate, nandun. Biblia, kung ano-ano. Ha? Lahat ng gusto magmagaling doon, dumi pa ka ron hanggang gusto mo. Magtalumpati ka ron. Oh, mga kaibigan, di ba? Pero pag ginawa mo yan sa aking Facebook account, dumayo ka lang doon, meron ka naman sarili, ayaw mo doon mag-post sa'yo kasi walang bumabasa. Ngayon, para mahanap buhay mo yung iba, gusto mo kaming gamitin sa pagkita mo bilang troll, I'm sorry. Ibablock kita kahit wala na akong views. Di ba? Ang totoo niyan, ha? Nakapagpaparami ng views yan. May advantage ako dyan. Pero, anong klase akong tao? Yun ang mas pinapahalagaan ko, eh. Di ba? Paano yung mga ibang nagbabasa niyan? Ha? Na pwedeng mahawa sa ginagawa ninyong katarantaduhan. I'm sorry. Di ba? Ngayon, kung gusto mong magsalita, pwede naman eh. Pero huwag ka mangi-insulto. Kasi account ko yun eh. Hindi mo ako pwedeng insultuin dyan. Kaya nga ang tawag eh, personal account eh. Di ba? Oh. Hindi mo pwedeng doon sa Facebook nila mismo, i-insultuin mo yung face, yung tao na may-ari nung account. Gago! Di ba? Alam mong pwedeng gamitin sa katarantaduhan yan? Sino maniniwala sa yung gago ka? Ha? Bakit? Sikat ka bang tao? Meron ka admin? Tarantado! Pinalalabas niya, may admin siya. Bakit kilala ka ba? Celebrity ka bang hindoropot ka? Si Kaper si Lapid, umabanan. Lapid Fire! Until proven guilty raw, mga kaibigan. Gago, wala na ngayon yan. Sa administrasyon ngayon. Dito, iba na. A person is presumed innocent, ha? Until proven influential. Ganun yan. Oh, together with my family, I hope this controversy will be cleared soon. Ba? Gusto niya siya pa masusunod eh. Parang si Digong nyo, di ba? Ha? Gusto nila, sila lang ang babanat habang buhay. Hanggang gusto nila. Sila lang ang maninira sa kapwa nila tao hanggang gusto nila. Pero pag naipit na sila sa mga pinagsasabi nila, kailangan tigil na.
Lalabas politika na. Gago. Si Kapir si Lapid, umabanan. Lapid Fire. Hindi ko mo nag-aaral ka sa Lasal, bobo na kami. Di ba? At bobo na yung ibang tao. Ito daw ay lumikha ng katakot-takot na impact sa kanyang pamilya. Timo yung mga gumagawa kayo ng katarantaduhan. Nung gagawin nyo pa lang yung katarantaduhan nyo, hindi nyo inisip na may pamilya kayo. Di ba? Nung nagawa mo na ang katarantaduhan at saka mo ngayon ikakatwiran na may pamilya ka. Di ba? Yun ang masama eh. Oh. Nung bang gawin mo yan eh, naisip mo yan. Hindi, di ba? Kasi may mga gumagawa niya, may isa pang babae. Maharlika yata pangalan ng bruhang. Eh, wala naman yata dito yun eh. Nasa ibang bansa yata eh. Kaya malakas ang loob. Ha? Binababoy din si... Kasi yung gustong ma-appoint yun, mga ganun tao. Di ba? Ito naman gunggong. Ha? Hindi ka ma-appoint. Pag in-appoint ka, di... Ano na yan? Swerte mo na yan. Di ba? Naging puhunan mo, mambaboy. Oh. Nakakahiya pa rin ang pamilya mo. Di ba? Sipin mo, pamilya mo, ang gusto ng magulang mo, magkaroon ka ng magandang kinabukasan, maging maayos ang pagkatao mo, pinag-aral ka ngayon, dyan sa Lasal. Tapos ganyan ang gagawin mo, anong klase kang tao? Di ba napakawalang hiya mo? Oh. Ngayon eh, anong sabi? Pati daw sa kanyang mga mahal sa buhay, bukod sa pamilya, eh, malaki raw ang idinulot nito sa kanila. Ha? Pati sa universidad. Oh, siya po ay, sabi niya, ayon sa kanya, binatikos ng kanyang mga kapwa estudyante ng publiko at maging ng USLS alumni. Oh, pati yung mga ano ho ron? Ha? Nagsipag-aral diyan, which have affected him emotionally and psychologically these past days. Eh sana mabaliw ka. Di ba? Matuluyan ka na. Oh, sayang naman yung mental hospital kung walang pasyente ron. Di ba? Nangangailangan ng pasyente ron eh. Mga kaibigan eh. Eh, sipin mo yan. Nabatikos ka ngayon. Di ba? Eh, tama sa'yo yan ba? Oh, kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo, ibinibigti ka sa kwan eh. Pinakamataas na poste ng Meralco. Anong ginawa sa yung kasalanan ng Vice President? Sige nga, wag na sa'yo. Anong kasalanan ang ginawa niyan bilang public official? Ha? Isipin mo kung yung sinabi nito, ang bastos. Mga kaibigan, ang baboy. Oh, mag-sex da, i-sex daw ni Digong nyo. Eh, supporter ka pala ni Digong nyo. Isipin mo ha, yung sobrang paghanga, di ba? Yung maling sobrang paghanga. Ano palagay mo sa mukha ni Presidente Digong nyo? Kamukha ni Brad Pitt? Ha? Ni Brad Pitt? Eh, ano? Si Brad Pitt, di ba? Eh kasi ano eh, mahilig din mang insulto, iniidolo, nakita ninyo? Ina-idolize. Ha? Yung mga mali na pinagagagawa. Hinahangaan yung ganong klase, kung paano mambaboy ng tao. Ginagaya ngayon. Oh, mga kaibigan, di ho ba? Eh siya raw eh, humihingi ng paumanhin sa lahat ng mga nasaktan, na insulto, lalo na si Vice President Lenny Robredo. Sa palagay mo, walang pamilya si
Vice President Robredo, meron. Diba? Tatlo nga anak niya, mga babae pa eh. Oh. By the malicious remarks, I commit to participate in the ongoing investigation conducted by the university to determine the truthfulness of the Facebook post that is credited to me. Eh, madali lang yan eh. Papalusot mo lang yan eh. Kukuha ka ng tao. Hindi, oh, ako nag-post eh. Kakausapin nyo eh. Babayaran nyo. Di ba? Para siya umako. Ganyan naman yung mayayaman eh. Pag yung mga anak nakagawa ng krimen, hahanap ng taong aamin. Sasalo ng kaso. Sasagutin lahat ng gastos. Yan. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan. Kaya sinasabi natin, ang Facebook account, parang baril yan na binigyan ka ng lisensya. Ha? At pag yung baril na yan, kay hindi ikaw ang gumamit niyan at nagamit sa krimen niyan, mananagot ka doon sa nangyaring krimen. Kasama ka. Ikaw ang pangunahin na pananagutin sa krimen. Ganun yan. Oh. Kaya, yung investigasyon na yan, dapat ganun ang maging basihan. Ha? Kasi ito'y alibay na ito eh. Palusot na itong sasabihin ito eh. Oh. At dapat yung mga gumagawa niyan, kay kayo ang nag-upload o hindi kayo, basta yan ay Facebook account mo. Hindi naman fake account kasi inaamin mo, account mo yon. Hindi ka celebrity, boy. Para sabihin mong meron kang pinabayan mong gamitin ng iba, pinalalabas mo, celebrity ka. Meron kang admin, gago. Ha? Sino ka bang hayop ka? Ayaw naming matularan yung ganyan. Ha, sa kaya kaming mga matitino ang pag-iisip, ha, hindi namin palalagpasin yan. Yung ganyang katarantaduhan. Oh, makakatikim ka rin, di ba? Oh, sabi nga eh, kung ano yung itinanim mo, eh anihin mo, ha? You reap what you sow. Ika nga po, mga kaibigan, ano ho. Credited lang daw sa kanya yun. hindi mo naman sinabing, hindi mo account yun eh. Eh, account mo yun eh. Diba? Paano makikredit sa'yo? Oh. Gago ka. Diba? Katwiran mo, baluktot eh. Maghanap-hanap ka ng ibang alibay mo, gago. Expelled nyo yan dyan sa Lasal. Ha, baka sabihin, ganyan ang tinuturo ninyo sa inyo mga estudyante. Magbawas kayo ng kahihiyan dyan sa paaralan ninyo. Dapat ang mga paaralan humuhubog ng mabuting asal na sa mga kabataan. Dyan dapat hinuhubog ang mga kabataan, kaya ipinagkakatiwala ng magulang yan sa paaralan para hubugin sa tamang asal. Oh, mga kaibigan, baka matawag dyan sa Lasal na yan, Salsal eh. Sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwan?
kayamanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, akin ito'y kailangan pang iwanan. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong